Ako'y ama ng isang tipikal na pamilya. Kami ay nakatira dito sa Baguio at sa construction naman ang aking trabaho. Na minsan, pagtagulan, wala ding kita. Nagpapasalamat na nga lang ako at meron kaming tindahan na laging natatakbuhan para makaraos sa mga panahong wala akong trabaho. Minsan, humihingi din ng konting tulong ang aking asawa sa kanyang kapatid na nasa Macau. Isang araw, tumawag ang aking hipag. Nabanggit nito na nangangailangan ng kasambahay ang kaibigan ng kanyang amo. Kung kaya tinanong ako ng aking asawa kung papayag ba daw ako na pumunta din siya sa Macau at nasabi niya na para naman daw makatulong din siya para sa pamilya namin. Biniro ko na lang siya na sige, pumapayag ako pero huwag mong subukang manlalaki doon. Nabanggit ko to ng nakangiti. At dumating na nga ang araw ng kanyang pag-alis patungong Macau. Pagkalipas ng isang buwan, nagpadala naman ng aking asawa ng 18,000. At ang bili nito, ilagay sa bangko ang 10,000 para sa ipon namin at 8,000 para naman sa mga bata. Patuloy lang ang pagpapadala ng aking asawa buwan-buwan. Ngunit sa 6 na buwan, natukso akong mambabae gamit ang perang pinapadala ng aking asawa. Di pa nga ako nakontento. Pati sugal pinasok ko. Nagpakasasa ako sa perang pinagpaguran ng asawa ko. At nung minsang tumawag siya sa akin upang tanungin ang balitang natanggap niya tungkol sa akin. Ngunit sinabi ko lang sa kanya na huwag kang maniniwala sa kanila. Wala akong ginagawang masama at sinisiraan lang nila ako sa'yo. Huwag akong sitahin mo. Baka ikaw ang may lalaki dyan. Pagkat lagi kong nakikita sa Facebook na masaya ka pag araw ng Linggo. Pasinghal kong sinabi sa kanya. Pinaba ko na ang tawag, sabay block ko sa kanya sa messenger ng Facebook. Ipinagpatuloy ko pa rin ang aking bisyong sugal at pambababae. Pero isang araw, Papa, kakausapin ka daw ni Mama. Saad ng anak ko. Kinuha ko ang telepono at dali-dali kong sinagot. Tumawag ka ba para pagsabihan na naman ako tungkol sa mga paninira sa akin? Yun ang bungad ko sa kanya. Ngunit, malumanay siyang nagsalita ng Mahal, tumawag ako para sana sabihin sa iyo na kung gustong ding pumunta dito sa Macau, nangangailangan kasi ng tagalinis sa hotel ang amo ko. At para na din sana magkasama tayo. Tangi ko lang nasambit sa kanya ay sige, pag-iisipan ko. At pinatay ko na din ang tawag. Nang biglang magsalita ang aking anak na nakikinig pala sa usapan namin mag-asawa. At sabi niya, Papa, kawawa naman si Mama na mag-isa doon. Pumunta ka na din doon. Total, lagi ka din naman wala dito sa bahay. Huwag kang mag-alala, Papa. Doon na lang kami titira kina Lola. Biglang kinurot ang aking puso. Kaya nagdesisyon akong pumunta sa Macau. Dahil sa tulong ng ahensya na pabilis ang proseso ng aking pag-alis papuntang Macau. Araw ng aking pagdating sa Macau, matyagang nag-aantay ang aking asawa. At nung masilayan niya ako, dali-daling tumakbo palapit sa akin at yumakap ng mahigpit. Kinuha ko ang kanyang mga kamay, pero napatigil ako sapagkat nararamdaman ko ang kanyang mga palad na magaspang at puno ng sugat. Mahal, anong nangyari sa mga kamay mo? Ang mahina kong tanong. Siyempre, dahil sa trabaho, namamanhid na nga din minsan, mahina niyang banggit. Doon bumalik ang mga alaala na kung saan ginamit ko ang perang pinagpaguran niya sa sugal at babae. Samantalang, todo ang kanyang kayod para may maipadala sa amin. Mahal, patawarin mo ako sa mga pagkakamaling nagawa ko. Sana mapatawad mo ako. Tumutulo ang luha kong sabi.
Niyakap niya ako sabay. Sabing alam ko ang lahat kasi sinabi ng mga anak mo. Nagpapasalamat ako dahil pumunta ka dito para simulan mo ang iyong pagbabago. Malumanay na saad ng aking asawa. At eto na nga, magkasama na kaming nangangarap at nagpaplano para sa kinabukasan ng aming mga anak. Kung kaya't lahat ng sahod ko ay binibigay ko sa kanya at siya na ang bahala. Dahil masinop ang aking asawa, unti-unti na din naman naming natutupad ang aming pangarap at taon-taon kaming umuwi sa ating bayan para makasama ang aming mga mahal sa buhay. Lahat naman tayo nagkakamali at maaring naligaw na rin ng landas gaya ko. Hindi ko sinabi na tama ang aking mga nagawang pangloloko, ngunit naway maging daan ito para huwag pamarisa ng iba pang ama. Hindi pa huli ang pagbabago, pero sana umpisahan na natin ngayon.